Congressman Roy Golez. Congressman Golez is serving a sixth term as a congressman, representing the second district of Parinaque City. He attended the Philippine Military Academy and the United States Naval Academy in Annapolis, Maryland, from which he graduated with a Bachelor of Science degree in Mathematics and Operations Analysis. While at Annapolis, he was a gay boxing champion for four consecutive years, establishing a record as the first to achieve this feat since the Academy was established in 1845. Congressman Golez also received a Master's in Business Administration from the University of the Philippines, where he graduated as valedictorian in his class. The Congressman is a former National Security Advisor and served as the Governor of the Philippine Red Cross for over 20 years. He was a Philippine Navy officer for 14 years, reaching the rank of Navy Captain. He taught at the Asian Institute of Management and the University of the Philippines. He is a 10 Outstanding Young Men Awardee for Public Service Excellence and has been consistently named one of the Outstanding Congressmen of the Philippines. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our guest of honor, a public servant, a boxer, a teacher, a sailor, a veteran, the Honorable Congressman Roy Golez. Thank you po. Minarapat ko po na i-share yan sa isang napakalagang organisasyon sa Parañaque na may mga sangay, may mga miyembro sa 1st District at 2nd District, ang inyong Parañaque Federation of Credit Cooperatives na ngayon ay nagkakaroon ng Christmas party. At gusto ko rin pagitin yung mga bagay-bagay na aking ginagawa para mapataas ang antas ng kalagayan ng mga residente ng Parañaque na ganun din ang inyong layunin, ang inyong mga credit cooperatives. Ako'y naglingkod sa inyo ng anim na termino, pang-anim na ito, tatlong termino ng Long District pa, ang 1st District, marami sa inyo taga-1st District, ay pinaglingkuran ko ng mahabang panahon, siyam na taon po, tatlong termino na paglilingkod. At ang isa sa mga bagay na talagang binigyan ko ng diin ay ang pagpapagawa ng mga iba't-ibang mga eskwelahan. At marami dyan ay nasa 1st District. At hayaan nyo na na si Mayor June Bernabe ang siyang magsalita kung ano ang record ko sa pagpapagawa ng mga eskwelahan sa Parañaque. Ito po si Mayor June Bernabe. So magandang umaga po sa ating lahat at nandito po tayo. Unahin po natin ang ating pong pinagpipitaga ng Congressman ng 2nd District, Congressman Roy Golez, na siya po may pinakamaraming paaralan na naitayo dito po sa kasaysayan ng Parañaque. Salamat po kay Mayor June Bernabe. At ang halimbawa ng mga pinagawa natin, baka iba sa inyo nag-aral dito, itong malaking building nito ng Parañaque National High School. Hindi lamang po yan, meron pang tatlo. Kaya hanggang ngayon, yan pa rin ang pinakamalalaking school buildings sa Parañaque National High School. Kasama ang sa 2nd District, Dr. Carlos Santos National High School, na ating na-modernize yung dating magbabang building. Ngayon, matataas na ang mga building niyan. Ito po ang halimbawa. Ito pa sa Nagusan Elementary School, dati mga one-story building lang. Ito, tingnan nyo, moderno at natataasan ang mga building. Ito ay isang moonwalk sa Barangay Munok. Ito po yung mga halimbawa niyan. At nandiyan ang San Antonio Elementary School, halos lahat ng building ang nandiyan. Ito ang Epicerano Elementary School, halos lahat ng building ay naging proyekto natin. Pero medyo malungkot po ang nangyari dito. Ito ang school building, ang eskwela na tinamaan ng plane crash doon sa Barangay Don Bosco. Ang nangyari dyan, natamay ang school buildings na ito sa sunog na naganap sa paligid at lahat ng mga building ay nadeklara na constructed total loss. Hindi na pwedeng gamitin. Nakakawa, mahigit 2,000 ang estudyante rito. Pero yan po ang nakakalungkot na balita. Katunayan, ako'y nandun sa loob ng school grounds noong umapoy pa. At kami ng principal, yan po ang principal na nasa likuran ng pare,
nag-uusap kami nung bigla kami baksakan ng isang tunelada ng tubig ng firefighting helicopter. Kaya pareho kami nabasa dyan, naging exciting na karanasan para sa amin. Siguro masyado kami malapit sa apoy habang nagaganap yung sunog, kaya kapati kami ay nabasa. Mabuti na lang makatang tubig ay hindi galing sa Pasig River o kaya sa Laguna Lake. Malinis yung tubig na pinanggalingan. Kung hindi, ay mahirapan akong pumunta pa sa ibang okasyon na dapat pupuntahan. Ito ang sa Masville Elementary School, Paranaque National High School, Baclaran Annex, Baclaran Elementary School Central, Baclaran Elementary School Unit 2, Paranaque National High School, Donggalo Annex. Hanggang ngayon, yan pa rin ang pinakamalaking building doon. At mula po na ako'y maging Second District Congressman, 32 na mga school buildings ang aking naipagawa. Yan ay dagdag sa mga napakarami pa mga building na pinagawa ko noong ako ang second ng Lone District Congressman. Kasama rin yung mga kali, ito po, marami kami mga kali ron, umabot ng 110, ito po ang bilang ng mga kali, aking pinagawa, 110 mga kali ang aking napasimento sa second district ng Paranaque na aking palagay nakakatulong sa negosyo at nakakatulong sa gawain ng mga miyembro ninyo at yung mga nakikinabang sa inyong mga activities bilang mga credit cooperatives. Ang isa sa malaking programa ko ay pagpapagawa ng mga covered courts ngayon. Ang tawag dito yung Coliseum sa second district ng Paranaque. Ang kakaiba dito yung paggamit ng polycarbonate roofing. Ito ang pinaka-tinuturing na pinaka-moderno na roofing material na yun. Kasi nung makita ko ito sa Disneyland, naalala ko, nakita ko, sabi ko sa district engineer, yan ang gustong gamitin, ang sabi ng district engineer. Pero congressman, maganda yan, pinaka-moderno, pinaka-high-tech, kaya lang medyo mahal. Baka kulangin kayo ng budget. Ang sabi ko, yan ang gagamitin natin sapagkat ayokong tipirin yung aking mga kababayan sa second district ng Paranaque. Ito po yung mga halimbawa ng mga polycarbonate roofing sa mga moderno at mayamang bansa. Europa, Dubai, Middle East, sa China, sa India, sa China pa rin, sa Ayala Town Center, sa Europa, sa London. Ito naman halimbawa. Ito ang mga ginagawa namin sa second district ng Paranaque. Ito po, para kay Marcelo Green. Ito pa, San Pablo, San Antonio, Marcelo Green, Dr. Ricardo Santos National High School, Fort State Elementary School, Moonwalk National High School, San Antonio Elementary School, San Valley Elementary School, San Valley National High School, Masville Elementary School, San Pablo Site Elementary School. May kita nyo, ang polycarbonate material ginagamit sa mayamang bansa na katulad ng China, katulad na ginagamit namin sa second district ng Paranaque. Ito ang sa India, isang mayamang bansa, ganoon din ang ginagamit namin sa second district ng Paranaque. Sa Middle East, sa mayamang Dubai, ganoon din sa second district ng Paranaque. At sa London, katulad na ginagamit namin sa second district ng Paranaque. Kaya ngayon, kinikilala tayo na siya nagpagawa ng pinakamaraming covered court sa buong Pilipinas. Bumibilang na po ng, alam niyo, ang isang congressman, pag makapagpagawa ng mga 5-6, pwede na ipagmalakihan. Pero sa atin po, hindi lang po 5-6, kundi nandito po yung bilang 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, at 61 to 62. At meron pang dalawa na hindi pa nakapos na yan. Aabot kami ng 63 bago matapos ang taon. Kaya sa amin, sa second district ng Paranaque, hindi po masyadong problema yung umaabon. Tuloy po ang okasyon, katumulan, umaabon sa dami ng mga covered courts namin doon. Ito ang mapa ng Paranaque at makikita nyo ang iba-ibang lokasyon ng mga Coliseums doon o mga covered courts namin. Kasama din yung mga desilting. Gumagawa rin kami ng repramping. Marami po yan sa Donggalo Creek, Barangay Moonwalk, sa Moonwalk Creek, sa Sapang Buhaya, sa Barangay San Antonio. Matatakita nyo yung mga repram namin, matataas, para maiwasan yung pagbaha at malinis sa gusto yung mga creek o mga ilog sa aming mga lugar doon. Ito naman sa Villanueva Creek na umabot hanggang San Dionisio mula sa PF area, 31 na ang ating napagawa mga repropping projects doon. Pag mayroong sunog, nandiyan po rin tayo. Iba-ibang sunog, napakarami po sunog na nagaganap mula ng isang taon pa. At isang, ito yung nangyari noong nagkasunog sa
sa'yo sa Raleigh Medal School. Ito ang litrato namin, siguro mga 1 minute matapos kami baksakan ng isang tunelada ng tubig. May kita niyo si Mrs. Moret doon sa aking kaliwa. Sa aking kanan, medyo groggy pa. At sapagkat tumutulo pa rin yung tubig sa kanyang mukha. Ay, iba, mukhang pasang sisiyo kami dito. Pero alam niyo, nakakatuwa. Sapagkat the following Monday, nangyari ito, Saturday. The following Monday, agad ko pinuntahan at kinausap si Presidente Pinoy Aquino, nagkataon na mayroong okasyon ng mga congressmen sa kanya at pinulong sa kanya ang problema. Alam niyo, that happened December 10. Ngayon, December 21. Pinuntahan ko at kinausap si Presidente December 12. Alam niyo, ngayong araw na ito, nakakatuwa po i-report sa inyo na ako'y nakatanggap na ng text kay Presidente at kay Secretary Abad ng Department of Budget and Management at sinabi na nag-release na ang Presidente at ang DBM ng amount para ma-reconstruct ang mga school buildings doon sa EBSA Rado Elementary School at ang halaga ng budget ay 128 million pesos. Okay. Kaya baka pagkatapos ito, mas maganda pa ang resulta ng mga school buildings doon sa EBSA Rado Elementary School. Meron kami test training program, 446 po ang scholar beneficiaries at palagay ko marami sa mga magiging scholar o naging scholar na magkakaroon na buhay ay magiging kliyente ninyo o baka maging miyembro ninyo sa inyong mga credit cooperative sapagkat siyempre lalakas ang kanilang purchasing power at maaari na sila mag-ambisyon na umutang ng mas malaking halaga para mapabilis ang pagbili nila ng kanilang mga pangailangan o kaya pagtatayo nila ng kanilang negosyo. Meron kaming nakakutuwa rin po report sa inyo. Dahil sa aking trabaho bilang Vice Chairman ng Commission on Appointments at Vice Chairman ng Committee on Health, ako po'y nagtagumpay na makahingi ng pondo na 1.5 million pesos worth of medical equipment para sa 8 barangay health centers doon sa 2nd District ng Parañaque at halagang 8 million pesos worth of medical equipment para sa ating Parañaque Community Hospital. Na ngayon tinatawag natin na Florencio Bernabe Memorial Hospital, 8 milyon. Pero sapagkat ang binigay ko kanina ay 2nd District lamang ng Parañaque, nung ito ay marilis, sinabi ko kay Secretary of Health Ona, may saro na po ito. Sinabi ko, pwede ba isama natin ang 1st District? Agad naman nagsabi na pwede, kaya ito po ang listahan ng mga tatanggapin nila. 8 barangay sa 2nd District ng Parañaque, 1.5 million pesos worth of medical equipment bawat isa at sinama na rin natin ang 1st District ng Parañaque kasama ang Paklaran, Dongalo, La Huerta, San Dionisio, San Isidro, Santo Niño, Tambo at Vitales na bawat isa ay tatanggap ng 1.5 million pesos worth of medical equipment. Malaki po ang magagawa. 1.5 million pesos worth of medical equipment sa bawat barangay health center at 8 million pesos worth of medical equipment para sa Parañaque Community Hospital o yung ating tinatawag na Florencio Bernabe Senior Memorial Hospital. Meron tayong palibing program para sa mga mahirap doon sa 2nd District at gusto ko i-report sa inyo at dito naman ay madalas kong iulat sapagkat ito ang utos sa akin. Ang gagawin po si Congressman Goles, ang record niya sa attendance sa sesyon ay 100% perfect attendance pa rin. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong absent sa sesyon ng Tawad Representantes. At ito, may kita niyo aking trabaho habang nagsisesyon kami. Andito po. At gusto ko ibahagi sa inyo, meron tayo ito. Napaka-importante nga kasi climate change ang problema ng buong iklim. Nagbabaha sa Bangkok ngayon, sa Thailand. At ngayon, nakamdaman natin yung tindi ng galit ng ating kalikasan doon sa Cagayan de Oro illegal area. Ito ang sagot ko noong paman, Climate Change Act of 2009. Sapagkat yung matinding baha na yan, lahat yan ay dulot ng climate change. Yung dating amount of water in the planet hindi nagbabago. Kaya lang ang problema sa climate change, yung dating buhos na ulan sa loob ng 2 linggo ay bumubuhos sa ilang araw lamang. Kaya makikita nyo yung dami ng buhos na yan, eh para kang binuhusan din ng tubig galing sa helicopter na aming naranasan nung kami ay sumagot doon sa sunog na nangyayari sa EBSA Rado Elementary School. Siya nga pala, gusto ko rin i-share sa inyo
nung pong nagkaroon ng cooperative month doon sa Kamar ng Representantes, nabanggit po ang San Dionisio Credit Cooperative. At minarapat ko at saksi sina Ka Elvira Dandan at si Carlaro Lotarte, di ba pa, dito sa okasyon na ito, minarapat ko na tumayo sapagkat kailangan pong tumayo para i-promote natin ang pangalan at siyempre ang dignidad ng cooperative movement sa Paranaque sa pamamagitan ng pagpapanggit na ngayon ay tinatanghal na pinakamalaking credit cooperative sa Paranaque at marahil sa maraming lugar sa buong Pilipinas, ang San Dionisio Credit Cooperative. Ito po ang bahagi ng aking talumpati, ng aking interpellation ng araw na yun. Pakinggan po natin. When I said that, on the contrary, the cooperative movement is very relevant and very strong in Paranaque, and I cited the case of the San Dionisio Credit Cooperative, which at that time has already been cited by the World Bank as one of the models of development. That was in 1992, 1993, around 20 years ago. Madam Speaker, yun po ang bahagi na aking pagdadarapati para po sa ngalan ng Credit Cooperative Movement ng siyudad ng Paranaque. Yan po ang trabaho natin para i-promote ang inyong movement doon po sa Kamara ng Representantes na matagal ko na pinopromote. Noong pang 1992, unang termino ko pa, ay madalas ko nang banggitin ang Credit Cooperative Movement. Maraming salamat. Thank you. May kasamang background music pa. Thank you. So, yun lang po. Ito pa ang ibang trabaho natin. Reforma ng PNP, Coast Guard, yung cityhood ng Paranaque, Expanded Senior Citizens Law. Kasama rin tayo dyan bilang co-author. Ito yung madalas ko sabihin na kung meron bang mga senior citizens dito, kasi dati 20%, pumasok yung VAT, binawasan yung 20%, naging 8% na lamang. Kaya umiyak ang mga senior citizen. Nagtrabaho kami at na-restore. Lumabas yung expanded senior citizens law, na-restore, binalik sa 20% ng discount. Kaya para sa mga senior citizens, at wala akong nakikita senior citizen dito, pero just in case po, pakisama niya lang sa inyong mga magulang na binalik na sa 20% ang discount para sa mga senior citizens. Pero kung sakali na makasabay niyo si Congressman Goles sa mga lugar na katulad ng McDo, ng Jollibee, ng Chowking, ng KFC, ang matatanggap na discount ng senior citizen ay hindi lamang 20% kundi 100% discount. Sagot na ni Congressman Goles yung mga senior citizens. At yun lamang po. At sa muli po, ako'y nagpapasalamat sa inyo at ako'y bumabati. I would like to congratulate you for everything that you're doing in order to upgrade the economic status of all our colleagues in the city of Paranaque. Ang laki po na itutulong ninyo, itong credit cooperative movement nito, alam ko, kayo ay palaki na palaki. At ang isang basihan kung bakit sa akin pantaw, ay malaki-malaki na kayo, ay biro nyo ang Christmas party nyo sa isang napaka-eleganteng lugar na katulad ng Le Colonial na kasama ko rito na ito ay magkaroon ng napakalaking inaugurasyon mga 2 years ago yata. So muli po, maraming salamat, Merry Christmas! Happy New Year sa ating lahat. Sana lahat tayo ay magkaroon ng napakagandang New Year, masaganang New Year. At siyempre, bago magwakas, siyempre yung ating kahilingan na ipagdasal po natin yung mga babae natin na ngayon ay dumaraan sa napakalaking kahirapan, sa napakalaking trahedya na nangyari doon po sa Northern Mindanao, particularly in Cagayan de Oro City and in Iligan City. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat.